pa sa ating mga ninuno, mga kwento ng mga taong nagiging aswang, manananggal. May kwento din tungkol sa mga taong nag-aangkin ng anting-anting o agimat na ginagamit kadalasan sa kasamaan imbis na sa kabutihan, tulad din ng kwentong matutunghayan niyo ngayon. Huwag ka mag-alala, anak. Baka parating na yun. Alam mo naman ang daddy mo, palaging late, diba? Mama, mama, halika. Gusto mong malaman ang kapalaran mo ngayong gabi? Ha? Mamadali ako. Halika, yo, dito, pasok! Sandali lang po. Maitatanong lang po ako. Sa po bang pinakamalapit na CR dito? Kasi po, ihingihi na po ako eh. Ano ako? Tanungan kung nasaan ang CR? Pasensya na po kayo kasi po, ihingihi na po ako eh. Andon, sa likod. Sige po, salamat po. Sana huwag kang umabot. Check. Halika, yo, halina kayo. Huwag kayong mahiya. Okay, salamat.
Salamat po dahil ito ang huling gabi namin. Meron sana kami ibabahagi sa inyo. Ito ay isang lihim. Secret! Halika kayo sa loob! Aling Rita. Ano yung boss? Ito na huling gabi ng carnival. At ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na hindi na kayo kasama sa paglipat namin sa ibang bayan. Bakit naman? Kasi matagal ko na napapansin na sa lahat ng attraction dito, kayo lang ho ang walang customer. Siguro laos na kayo. Luma na ho kasi ang style nyo eh. Pero, isa na ako sa kasama ng magulang mo. Nung itinayong karnabal nito, dito na ako tumanda. Tapos ka walang puso mo. Sorry, Aling Rita. Business is business. Walang personal lang. Ayon sa mga ninuno namin, ang sapatos na yan ay makapangyarihan. Anong kapangyarihan? Meron sapatos na yan. Halika kayo. Dito tayo. Ayan, hubarin mo yung sapatos. Yeah. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan ng sapatos. Ha? Kita nyo? Ang lakas talaga ng kapangyarihan ng sapatos na to. Boss, sandali. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Talagang pagbubutihan ko na lalo. Aling Rita, huwag na ho ninyo ipagpilitan. Business is business. Pasensya na ho kayo. Boss! Tita, ano nangyari? Tita, ba't ho ganyan ang itsura niyo para kayo naluging in cheek? Pinatalsik ako ni Boss Dina. Napakawalang habag niya. Buong buhay ko inukol ko sa karnabal na ito. Hindi ko matatanggap na basta na lamang mawalay dito. Kumagalala, dito pa naman kami. Alam niyo, sa totoo lang, hindi nyo naman kailangan magtrabaho eh. Kasi malakas naman yung kinikita ng shop namin ni Baldo eh. Oo naman tita, andito pa kami. Kaming bahala sa iyo. Hindi niyo ako naiintindihan. Iwanan niyo na ako. Dito na ako mamamatay. Hoy tita, huwag kayong magsalita ng ganyan. Baka nga mamatay kayo dito. Sige na. Iwanan niyo ako. Sige, kayong bahala. Diyos ko. Uy! Uy, Bitoy, ang ganda sapatos nito. Ang kintab, parang sapatos ni Cinderella. Pero dalawa eh. Anong ginandan yan? Bulok-bulok eh. Iwanan mo na yan. Loko mo. Pag nagawa to, maganda pa to. Pakikinabangan pa to. Additional income. Oh, sige, day uwi mo na. Ikaw na. Ikaw na, may lakad pa ako. Sige na. Paano? Ikaw na. Ikaw ang gustong umayos nito eh. May date pa ako. Magagalit si Papa. Sige na, bye-bye. Paano? Magagalit si Papa. Baldo! Tita, de, mauna na ako. Kung gusto niyo umuwi, sumunod na lang kayo, ha? Rita? Rita. Itayin niyo ako! Ay nako tita, sobrang na yung drama niyo ha. Sige, kung gusto niyo bumalik sa karnabal, hindi ko kayo pipigilan. Pero mag-isip-isip kayo. Oo, doon ako unang nagtrabaho sa karnabal. At doon ko rin unang nakilala ang tatay mo. Kaya lang dahil sa masyado akong naging abala sa paghuhula ko noon, na-develop sila ng nanay mo. Siyempre, sila nagkatuluyan. Sport naman ako.
Pinatawad ko na lang. Kaya nga nung sila nasawi, ako na ang nagpalaki sa'yo. Napakalaki ng kita ko noon sa karnabal kaya napag-aral kita at pati na rin sa mga ibang pangtustos mo. At napalaki naman kita ng maayos. Talagang maayos na maayos. Kaya siguro dapat magmeryenda muna kayo para kayo naman ang umayos. Pero lumipas din ang kinang ko. At nawala mga kliyente ko. Tita, sigurado ako. Babalik yung mga yun. Huwag ka na mag-alala. Anong ginagawa mo dyan? Wala. Buti pa siguro magpahinga na muna kayo at pati ako nahawa dun sa paglilitanya nyo. Namamalikmata na ako eh, oh. Totoo ang sinasabi ko. Ako ang nagpasikat sa karnabal noon. Eh kung gusto nyo magpasikat ulit, di... yung shoe shop ko naman ang pasikatin nyo. Ay naku, ayaw ko ng sampid lang sa trabaho. Ang gusto ko, sarili ko. Ayun, bahala, pero... tita... basta tandaan nyo lang palagi, andi-dito lang ako, ha? Sige, good night. Ay, buksan mo muna ng TV. Gusto kong panoorin si Ogie at Cassid. Sige na, buksan mo. Ano naman ang nakita nyo dun? Pambihira. Sige, at matutulog na ako. Good night. Tita. Tita! O, ano nangyari? Oh, wala. Wala? Sigurado kayo, ha? Tita! Pagka nainip kayo mamaya, dumaan na lang kayo sa shop, ha? Ah, oo! Rita! The number you dialed is not yet in service. Please don't dial again. Uy, comedy! Bang balak nyo gawin ngayong araw na to? Ay, di matulog. Ayaw ko nang bumangon. Siguro ito nang huling araw ko sa mundo. Buti nga, matulog na lang kayo. Kesa ma... ano yung... nice work ko. Kaya, harap. Oo, nandito na yung mga papeles. Inaayos ko na. Akin na yan. Tawagan mo na lang yung pinapatawagan ko, ha? Yes, ma'am. Malu, pakiayos nga ito. Okay, good morning. Good morning, Marie, ma'am. Ito matagal na to, ha? Pakasikaso okay. Na yan. Good morning, good morning. Leslie. Oh, sige. Bukas na bukas din. Good morning, good morning. Ma'am. Good morning. I'm not an actor, I'm not a star. And I don't even have my own car. Boss, boss. Peace. Oh, sige, paprocess mo na to, ah. Thank you, ma'am. Hi, sir. Hi.
Hi, Jessica. Hi, sir. You know, Jessica, a while ago, I was contemplating if I could invite you to a dinner. Salamat sa invitation nyo. Kaya lang, meron na ho kaming usapan ng brother ko mamayang gabi. Usually, yung ganyan, yung first invitation, they turn you down, ha? Huh? Maybe some other time, okay? Yes, sir. Catch you later. Okay ka lang? Oo. Thank you po. Uli-uli, huwag ka nang pupunta doon, ha? Huwag na ulitin yun, ha? Opo. Oh, sige, maglaro ka na uli. Halika, laro na tayo. Rita, sagutin mo. Overacting ka na, ha? Natitiyak ko namang naririnig mo ako eh. Mababaliw ako. Wala akong naririnig na hindi ko nakikita. Paano mo ako makikita? Eh isa akong kaluluwa. Hindi mangyayari yun. Una at huli akong nakarinig ng kaluluwa ng first menstruation ko pagkatapos nun wala na. Pwes ngayon, may makakausap ka na. Ako si Yoyo. Teka. Nung naliligo ba ako sa banyo, nandun ka? Ha? Medyo. Napakabastos mo pala, no? Ay, di nakita mo ang hindi mo dapat makita. Go away! Lubayan mo ako! Umalis ka na! Go away! Rita, hindi kita titigilan. Kailangan ko ang tulong mo kay Bitoy. Bakit? Anong ginawa ng pamangging ko? Mabait na bata yun. Uto-uto, pero napakabait. Suot niya ang mahiwagang sapatos. Sapatos? Ayun. Sige na. Go. 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 Go.
Sir, hindi na po. Suko na po. Pare. Salamat ha. Kundi dahil sa'yo, hindi ko nadali yung mga tratadong yan. Yan ba? Bilib ako sa'yo. Ang tapang mo. Alam mo ba kung inabot ka ng bala ng usi? Hati ang katawan mo. Yung 45, butas-butas yan. Okay ka lang, ha? Saan ako naro? Tilaan natin at matraffic ngayon. Salamat po. Ay, naumusta? Oh, Bitoy! Ba't ngayon ka lang? Ano eh? Maraming nangyari ngayong araw na to na... Ewan, hindi may paliwanag eh. Woo! Wala ka lang inspiration. Hindi ka kasi matulad sa akin. Overflowing with love. Kaya yan oh. Tingnan mo. Ayun, tingnan mo oh. Blooming. Ano? Oh. Oh, siya. Blooming na akong blooming. Eh, ang negosyo, kumusta? Aba, syempre malakas. Ako yata ang bantay. Andiyan naka-record sa computer. Paki-double check na lang. Talaga? Okay, sige. Thank you, ha. Oh my God!
Rubber time! Rubber time! Ngunit ba't ka umiiyak? Kasi yung pusa hindi makababa. Pusa? Saan? Ayun o. Abaho nga no. Kaya sandali ha. Akong bahala dyan. Ito na yung pusa mo, oh. Hindi ko naman yan pusa. Eh, bakit niiyakan mo kanina? Kasi naawa ko kanina sa kanya kasi hindi siya makababa. Papi? Siguro attracted ka sa akin, ano? Sa bagay, maraming patay nagkakakras sa akin. Loka. Hindi ako maririnig ni Bitoy. Bihira ang kagaya mong may kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwa. Bueno, bahala na yung sapatos kay Bitoy. Pansamantala, kailangan malaman mo kung ano ang misyon ni Bitoy sa mundong ito. Mahirap naman yata yan. Hindi naman niya kagustuhan na mapunta sa kanya yung sapatos. Eh bakit kailangan siyang hingan ng kapalit? Bahala siya magdesisyon. Pero itong masasabi ko sa'yo, may isang taong makapangyarihan na naghahanap dyan sa rubber shoes na yan. Mandrake ang pangalan. At gagamitin niya yan sa kasamaan. Nararamdaman ko sa napakatagal na panahon pagtatago ni Yoyoy sa rubber shoes. Ay, ngayon lang ako naging masigla. Madali na itong makapa sa akin. Takpan pa ito at itago ng kapangyarihan ni Yoyoy para hindi ko matuntun. Boss, ang sexy nito ah! Bagay na bagay kayong dalawa, boss. Alam ko. Parang delicious apple, boss. Halika, bumalik na tayo. Alam mo na naman hindi pa ako marunong eh. Sige na, humingi ka na ng tulong, bilisan mo. Ako nang bahala sa sarili ko, dali. Dali, bilis. Mama! Mama, sandali, mama! Mama! Mama, pwede pakitulungan mo ako sandali kasi yung kaibigan ko binabastos ng mga lalaki doon eh. Saan, saan? Doon oh. Mama, sige na, mama. Hindi pwede. Hindi pwede kasi ano eh. Mama, parang awal na. Basta lang kayo humingi ng tulong dahil ano eh. Mama, sige na. Baka ako mama, bastusin sandali eh. Sige, lang, mama, sige na, mama. Mama! Pwede ba kitang imbitahin sa dinner with a candle? Ang kapal ng mukha mo ah. Ang tapang din ang apog mo. Hmm? Binastos ka, boss. Binastos alam ka. Ko. Hey! Miss, huwag ka mag-alala. Akong bahala oh. Sa'yo. Wow. Oh my God. My hero. Tumabi ka muna. Akong bahala. Mga hirap! May binabala kayong masama dito sa babaeng to.
Teka, teka. Huwag kang makialam. Kung ayong mapahamak, trabaho lang ito. Walang personalan. Kaibigan? Herap, ikaw rin lang magiging kaibigan ko. Bibili na lang ako ng baboy. Binastos ka na naman, boss. Mm-hmm. Yabang nito, ha! Bat! Yeah! Oh, ito. Kaya mo to? Magaling ka, ha? Ito, kaya mo! Boss, sa pula! Hindi tinablan, ha? Hindi tinablan? Oh, boss, mukhang may agimat, ha? May samadji! Oh my God! My hero! Ang galing-galing-galing mo! Would you marry me? Teka, sandali. Tatanggalin ko muna tong maskara at na... at... Bakit? Sino dyan? Anong dyan? Kumuha ng maskara. At nandyan na yung tatay nung may-ari nung maskara. Diyan ka lang. Sandali. Ako bahala. Sige, alis na ako, ha? Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po si Astra Moy ng Zeme News na naghatid sa inyo ng pinakasariwang balita. Isang misteryosong lalaki ang naiulat ng aming mga field reporters na tumutulong at nagliligtas sa mga taong nalalagay sa panganib. Ayon sa mga report, meron siyang kakaibang kapangyarihan. Mabilis tumakbo, mataas tumalon, at higit sa lahat ay hindi tinatabla ng bala. Dahil sa makatangiang ito, ay nabansagan siyang rubber man. Mabait na bata si Bitoy. Magagamit niya ang sapatos sa kabutihan. Magkaintindihan nga tayo. Ako, hindi tumatanggap ng boarders dito sa bahay ko. Pero sige na nga, pwede kang mamalagi rito. Wala ka bang ibang mga kamag-anak na mapupuntahan? Kung gusto mo, sige, kausapin ko sila para sa'yo. Ibinuhos ko na ang buong kapangyarihan para hindi malaman ni Mandrego kung saan matatagpuan ang sapatos. Dahil dito nawalan ako ng kakayahang malaman o maramdaman kung nasaan ang aking pamilya. Pwede kitang tulungan na hanapin sila sa isang kondisyon. Ayoko silang hanapin o ilagay man lang sa isip ko. Baka pumasok ito sa isip ni Manreco. Ayoko may masamang mangyari sa kanila. Ay kung ayaw mo di sige, huwag na natin silang hanapin pero sa isa pang kondisyon. Tutal, nandito ka na rin lang. Tulungan mo ako sa aking pagsasikik, okay? Talaga? Salamat po. Sorry, oh, sige. Baldo, Baldo. Oh, yan pag-aayos mo na sa patos. Ano naman yung buhok na yan? Anong ibig sabihin yan? Ay, nako! Yang tita mo, nagtayo ng sariling pwesto dyan. Sa bagay, okay na rin yon para yung mga customer niya pagkatapos magpahula eh dito naman sa atin magpagawa ng sapatos. O di kaya yung mga customer natin habang naghihintay na kanilang mga sapatos eh di sa kanya muna magpahula. O di ba bongga? Double compensation. Exchange deal. Sorry. Morning, Madam Rita. Bitoy, akala ko customer ka na eh. Ikaw talaga bata ka. Akala ko meron akong pang buena mano. Ganon? Iho, ano, maganda ba? Parang mas maganda pa nga to kesa nung una eh. Paano naman kasi, sinusundan ako hanggang sa aking paliligo. Nakikita niya lahat. Kaya naisip ko, gamitin ko na rin siya. Katulad sa mga hindi mapakali, mga sawing palad, mga nawawalan ng minamahal. Sino na naman yung sinasabi nyo? Ano ba yung, anong ibig nyo sabihin? Wala. Sige na, bantayan mo yung pwesto mo. Talaga si tita.
Pero okay yan, ha? Madam Rita, ang psychic na may sidekick. Unang tanong. Teka, hindi ho ba kayo magko-concentrate at magkikikisay dyan? Psychic ho ako, hindi epileptic. Bawat tanong 10 piso. ano po ba ang problema? Ikaw na magsabi. Ikaw na! Napag-usapan na natin hindi, ito kanina. Ano ka ba naman tao ka? Hindi ba pag nagpuburi lagi tayo? Mo na lang ako kinukulit. Magtigil ka na nga dyan. Ikaw na. Ikaw ang babae. Ikaw magsabi. Dapat ikaw. Sandali. Alam ko na kung anong problema ninyo. Araw-araw nag-aaway kayo mag-asawa, ano? Siya ho kasi. Hindi. Makulit masyado. Na hindi, ikaw lagi nauna. Pag nag-aaway. Simple lang ho ang inyong problema. Matuto kayong magbigayan. 50 pesos. Delphine, yung sapatos na pinapatapos ni Mr. Reyes, ayusin mo na, ha? Andiyan dyan, oh, dyan lang. At, patita, wala bang customer? Ay, naku, katatapos ko lang. Gusto kong magpahinga. Pagod na pagod ako, eh. Sige po ka muna dyan. Tatapusin ko lang to, ha? Ubaldo! Ano yung receipt? Sandali, gagawa ako, ha? Hi, Bitoy! Hi, tita! Hi! Tita, Bitoy, high school friend ko, si Jessica. Hi. Delphine, lagay mo nga ito dyan. Hi. At siya naman yung kapatid ni Jessica, si Papa Henry! Mayas-layas kang at nakakahiya sa bisita natin. Ay, pasensya ka na. Okay lang. Buti nga lang. Oh. Alam mo, parang nagkita na tayo. Diba ikaw yung tumulong dun sa pulis na nakikipagbagay lang dun sa mga goons? Well, you were really great. Wala yun, huwag maintindihin yun. Kahit sin naman siguro eh. Gagawin yun basta nakitang katulad mo nasa panganib. Woo! Balita ko nga, hinimatay ka raw. Hindi naman. Ay, hindi, nagbibiro lang ako, Jessica. Okay yan si Bitoy. Okay yan. Teka, sandali. Gusto niyo magpahula? Ay, hindi ho. Magpapaayos lang ho kami ng sapatos. Akin ba? O sige, akin na. Ba't ba kasi pabalik-balik ka pa sa States? May special someone ka ba doon? Naku, wala yun. Busy lang talaga ako sa pagbibenta ng bahay namin doon. Wala nga akong special someone doon eh. Eh, yung boss mo. Ba't dito pa natin imi-meet? Special ba yun? Hindi, mahilig lang talagang lumabas yung nakasama ako. Mabait naman siya eh. Matagal ko nang kakilala yon. Alam mo, nung kakagraduate pa lang namin, siya kagad ang nabigay sa akin ng trabaho. Eh, kung sa kanya ka nagtatrabaho, ang ibig sabihin, maling-mali ang mga publicity tungkol sa kanya. Good evening. Sorry I'm late. Kanina ka ba? Kasi may dinaanan pa akong potential scoop para sa kumpanya natin eh. Kanina pa kami pero marami na naman kami na pagkwentuhan eh. Hello. Ay, siya nga pala, this is my friend si Baldo, ang aking boss si Mr. Balvin. Ah, akala ko si Jojo Siloso ba yun? Excuse me. Anyway, nagugutom ko na ba? Let's order something. Ay naku, ako wag niyong tatanungin kung ano gusto ko. Maloloka kayo sa ordering ko. Waiter, how about some appetizers? Ayan, Jessica, order mo yung paborito mong inumin, yung lambanok espesyal. So, Mare, what's your business? Mind your own business. Parang scratch your own galis, ganun ba? May gamot yan. I'm sure. Balto. Sorry, Jessica, ha? Pero ang feeling ko talaga, hindi na ako kailangan sa table na ito. I really have to go. O siya. Much obliged, ha? My pleasure. Don't mention it. Baldo, hindi pa tayo masyado nakakapagkwentuhan eh. Marami pang panahon, Dai. Meanwhile, look! My friend is here! Bitoy! Hi! Ano mo, okay? Ay! Ay! Hindi mo tinitingnan! Pensa ka na, ha? Sorry, punasan natin, ha? Ay! Ano ba? Hindi mo tinitingnan lalakaran mo?
Sorry. Sorry, Miss, ha? Bira. Ah, Jessica, remember him? Siya yung pinakilala ko sa yung kasosyo ko sa negosyo at kaibigan. Si Bitoy. Hi. Ah, siya naman si Mr. Val Balbin, ang boss ni Jessica. Ah, kauri mo? Lating hainas kayo, ha? Upo tayo. Jessica, sikat pala yung boss mo, ha? Cover model sa tabloid. Val, let's get down to business. Di ba sabi mo meron tayong problema ang pag-uusapan? Tukol ba yun sa issue sa'yo? Alam mo, Jessica, kasi gusto kong pag-usapan natin yung tungkol sa'yo. Tungkol sa akin. At saka, hindi mo ba nahalata? Magkabagay tayo, di ba? Ay! Bagay na bagay sila. Parang Madonna and Child. Huwag mo na itanong sa akin kung sino yung Madonna, tsaka kung sino yung Child. Okay, mga kaibigan, maparang dumb and dumber, ha? Val, napunta tayo rito para mag-usap ng seryoso. I'll take my time. I promise you, I'll be gentle with you. Okay? So, huh? Baldawin tayo. So? Kabel kami hinahabol na sa kabilang ilog. Doon ba? Oo. Akong bahala. Kasi yung mama naglalakad sa ibabaw ng tubig eh. Ayun, sa tapat nyo. Ha? Ayun, tingnan nyo. Oo nga, no. Naku, magandang scoop yan. Ano pang hinihintay ninyo? Si Rubberman yan. Bilisan ninyo, mag-ready na kayo. Ihandaan nyo na yung mga gamit. Ano kung babagal nyo talaga, oh? Four. Cut. Nagbago. Anong cut? Mukha. At bakit? Ano naman diferensya sa mukha ko? Eh, nag-iisa mo lang kung mabuti. Eh, ma'am, pangit ma'am eh. Oh, hawak mo nga. Bilis. Ay, nako. Ano ba? Pinatitignan nito mga... Ay. Sandali lang ha. Aayusin ko lang yung mukha ko. Sorry. Oh!
Rubberman yun ah. Rubberman ah. Tingnan natin. Ano? Kaibigan, daan-daan sa pag-aaral niyan. Baka kamatayan. Loko to ah. Huh? Bukas! Mga pare, tigilan natin to. Bigay niyo sa akin mga baril niyo. Dali! Bigay! Buti naman at nagkakaintindihan tayo. Hindi naman kayo mukhang masasama ah. Sa totoo lang, ngayon lang namin nagawa to eh. Eh bakit nyo naman naisipang gawin to? Nadala lang po ako ng matinding pangangailangan. Anong pangangailangan? Yun ngang misis ko nasa ospital ngayon. Kailangan maoperahan. Alam nyo naman yung patakaran ng ospital. Diba? Hindi nila gagalawin ng pasyente pagka walang down payment. Ako nga eh. Yung mga anak ko hindi makapasok sa eskwelahan. Dahil wala ang pambayad ng matrikula. Awang-awa na nga ako. Napapabayaan ko ng obligasyon ko sa kanila. Ilang Pasko na nagdaan, hindi ko man lang maibili ng gamit na aking mga anak. Mga sapatos o laruan man lang. Kaya sa darating na Pasko, pipilitin ko mabili ang lahat ng kanilang gusto. Ako naman po. Tama na! Tama na, Una. Alam ko may problema ka rin. Yung pera, asa na, sige na bukasan na natin. Tigsa 10,000 kayo, kasya na ba yun? Ang bait nyo. Oo nga. O sige, pero huwag nyo nang ulitin to, ha? Sige na. Salamat po. Rubberman, salamat. Salamat po. Maraming salamat. Alihan nyo at baka dumating na yung mga pulis. Sige na. Maraming salamat. Ingat kayo, ha? Sige, ha. Kaya nag-imikan lang ako mo ngayon. Oh well. Dali! Sir, excuse me. Ano kung pong nangyari dito? Ah, ito. Sinurrender sa amin to ni Rubberman. Itong mga barel at saka itong na-recover na pera. Nasaan mo ngayon si Rubberman? Ay, nakaalis na eh. Ganun ba? Yes, ma'am. Rubberman? Kung sakali mang nanonood ka ngayon o nakikinig ka, please naman oh, baka naman pwede kang bumalik dito. Gustong-gusto lang talaga kitang ma-interview at saka makita kita ng personal. Excuse me! Ikaw ba nagpa-fake sa akin? Rubberman? Nakita mo na ang matagal ko ng hinahanap. Pala, sumibay ka na sa dag! Mabilis kumilos ang lahat na yan ay nagagawa mo dahil sa sukong sapatos! Yoyoy! Matagal mo na akong pinahirapan sa pag-anap ng sapatos ko! Habang panahon, may dagdago. Ang mababasa ka! Kaya Rubberman! Humanda ka! Okay, it's a deal. Oh, come on. Oh, Jessica, hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa eh, may tinatapos pa kayo. Mauna na kayo. Mauna na kami sa'yo. Ingat ka na lang, ha? Bye. Bye.
Bahala dito, ah. Sige. Pinagkalobo sa ibang tao ang sapatos ko, Yoyoy. Mas madali kong matutunod kung sino man yung nagpapanggap na may-ari ng sapatos ko. Pwede kitang tulungan hanapin ang mga anak mo. Gustuhin ko mong gawin, hindi maaari dahil ako mismo ang pumutol ng koneksyon sa kanila. Kaya kahit nasa harap ko na sila, hindi ko sila makikilala. Paano mo nagawa sa sarili mo yan? At hanggang sa kabilang daigdig, ay lumayo ka sa mga anak mo. Dahil alam kong gagamitin ni Mandreco ang mga anak ko para mapalitaw ako. Kaya minabuti kong putulin ang ugnayan sa kanila. Panalo! Panalo na tayo! Panalo na kami! Wala kayo! Wala yun eh! Ano ka? Sige! Patay kayo ngayon! Pinatalo sila oh! Oh, sige nga! Panis, tignan mo naman! Sige! Kita mo, bigyan lang kami! Panalo siya! Pasawad ka! Pakay natin! Okay. Yeah. Yun. Magdadala niyan baka sabihin ko pa nang liligaw eh, ha? Oo, boss. Dito ka lang. Ano ho yun? Andiyan ba si Jessica? Andiyan na sa loob. Sino ho kayo? Sabihin mo si Mr. Palvin. Pasok ho kayo. Hi, kids! Hi! Excuse me, sir. Andun po si ma'am. Hi, Jessica. Hi, boss. How are you? Thank you. Have a seat. Kasi balita sa opisina, ayaw mo ka tumanggap ng tawag eh. So I wanted to see for myself kung kumusta ka na. How are you? Well, I'm fine. Gusto ko lang talaga mag-relax. Magpahinga. Pero ang sabi eh, mahabang pagpapahinga raw hinihingi mo eh. Do you really have to go on leave? Indefinitely, oo. Jessica, alam mo naman na the company needs you. Well naman, isang buwan pala ako sa opisina mo, paano mo naman masasabing kailangan ng services ko, Ron? Jessica,
I need you. Ibang pakiramdam po sa opisina pag pag nakikita kita. Ma'am, excuse me ho, may bisita pa ho kayong isa. Sino? Hi. Oy, Bitoy. Pasok. Ba, andito pala yung may-ari ng pabrikang sinunog. Ay, nasunog. Nagpapahinga si Jessica. Hindi siya dapat masyadong naistorbo eh. Ah, ganun ba? O nga, alam mo, tingin ko dapat hindi siya dapat napapaalalahan ng kahit sino na nagpapaalala sa kanya ng kabaho niya sa opisina, di ba? Di ba? Jessica, sorry I have to leave kasi nag-ba-atmosphere eh. Basta ito ang tandaan mo. Anytime na gusto mong bumalik, open yung position mo. And I consider you absent with pay, ha? Okay? Thank you, sir. Okay. Bye-bye. Opo, ha? Teka nga pala. May kamag-anak ka artista, no? Yung crossover between Chiquito and Panchito. Kamag-anak mo ba yun? Yung gano'n, ha? Oo. Yung kaklase ng nanay ko, pinsa nung lola, nung kapitbahay ng hipag ni... Tigilan mo ako. Hindi ko kakalimutan yung mukha mong yan. Si Dolphy, kilala mo? Hindi. Hi. O, kamusta? Ito, si Baldo. Di ba dapat magkasama kayo? Wala ba dito? Wala. Kala ko nagpunta na dito kasi wala dun sa pinag-usapan naming lugar eh. Hi, ate. O, Bitoy, nandiyan ka pala. Hoy, Henry. Papakilala kita sa mga kaibigan ko. Guys, may papakilala ako sa inyo. Si Bitoy, mga friends ko. Si Jeff. Hi. Si Nicole. Hi. At si Carisha. Hi. Alam nyo, may suggestion ako. Ano? Ano kaya kung mamasyal tayo? Okay yun. Call yun. Call yun. Alam mo kaya ikaw ang gusto kong makasama kasi alam kong matutuwa ako eh. Daming ang gustong makipag-date sa akin pero naisip ko ikaw na lang. Kasi gusto kong matawa. Ha? Ay, matuwa. Gusto kong matuwa. Ay, alam mo, madalas kami doon ng mga friends ko sa nipahat na yun, no? Yun, alam mo, tapos nakikita mo yun, yung puno yun. Sa ilalim noon, madalas kami doon kasi maghinhawag. Ang sarap ng hangin. Doon sa... Bitoy, bakit? May bato sa loob. Wala na. Ano yan? May kinukwento kasi ako sa'yo kanina eh. Doon o, sa nipahat na yon. Madalas kami ng mga friends ko na magstay. Doon! Nakikita mo ba yon? Doon kami madalas ng mga friends ko. Minsan nga kasama pa nila yung mga boyfriends nila. Tapos meron doon katabing malaking puno. Bitoy, ano na naman ang nangyayari sa'yo? Meron akong... nagpa-practice akong sayaw eh. Meron akong piyestang pupuntahan. May showdown. Kaya nagpa-practice ako. Yun nga. Doon kami madalas magpunta ng mga friends ko. Doon. Pero alam mo, Bitoy, ano? Simula nung makilala kita, nag-iba na yung pakiramdam ko sa sarili ko. Anong ibang naramdaman? Yung parang ano, yung... Yung bang masaya ka, parang gusto mong masok ka, yung mga ganong klase bang pakiramdam. Pareho pala tayo, ako rin. Sukang-suka na ako eh. De, biro lang. Pero maiba tayo, Bitoy. Alam mo yung mga katulad mo ang tipo kong lalaki.
Yeah! Bitoy, nandiyan ka pala. Talika. Ba, meron? Ando si Lipot tsaka si Bernal Meneses. Ba, okay ah. Kaya, sali ka na. Yun yung magaling mag-boxing, ano? Nevero lang. Kaya, sali ko. Dali ah. Tatawagin ko lang yung magaling. Sige. Mga tol! Yuhuu! Hi! Ako yung pinadala ni Bitoy ah. Akin na bola. Siguradong basketball ba laro mo? Watch and learn. Ano masasabi niyo doon? Pwede na rin. Yun lang? Ah, hindi. Warm up pa lang yun. Nagpapainit lang ako. Ito ang panahon rin nyo. Tuturuan ko kayo paano magdang. Tabi lang, no? Magbigidaan lang, no? Salamat. Sali ka sa team ko. Pare, huwag ka makinig dyan. Sumali ka lang sa team ko. Mas magaling ang team ko. Mga tol! Sa NBA nga, kinukuha ko. Hindi ako pumayag sa inyo pa. Anong kapangyarihan? Bakit mas powerful pang Mandreko na yan kay Rubberman? E wala naman sa kanyang sapatos. Dahil isuot niya ang iba pang powerful na kagamitan. Kung ganun, hindi siya pwedeng harapin ng pamangkin ko. Pero mabilis sa rubber shoes. Hindi kaya abutin ni Mandreko kapag tumakbo na si Rubberman. Tumakbo? Ang ibig mong sabihin, hindi niya harapin ang kanyang kalaban? Parati na lang siya magtatatakbo? Aba, ay walang kwenta pala yung Rubberman na yan. Hindi niya kayang harapin ang kanyang katapat. Mamamatay na lamang siyang takot na tumatakbo. Tinamaan ka yata sa sinabi ko. Bigla kang tumahimik. Sige nga, magpakita ka nga kahit sa audience man lang.
pala. Yoyoy. Sa isang bukol, wala pala iniwan ang sapato na yan. Baba, kumilis ka agad nang makuha ko na ang kaysikal ko ng inaasa. Rita? Rita? Rita, Rita. Nasa panganay dito. Boss, malapit din naman, Paris, boss. Makislap, makislap ng ilong, boss. Check-in mo yan. Oh, yung distansya, baka ma-out of focus ako. Ha? Okay ba? Ha? Yes, o, ngayon, yung yes. Side view. Ha? Okay, good. You can do it. Kanay mo na. Hoy! Nasaan ang sapato? Ang sapatos. Maraming sapatos dito. Doon sa may cabinet. Kakatayin ko ito! Wag. Hanapin nyo. Halugugin na buong bahay. Sa mga... Asan? Sa mga customer ko, nandun doon pa, sa loob ng kwarto. Diyan sa kwarto sa kabila. Maraming sapatos dito. Ano bang klase na hanap nyo? Pwede mabisigay sa iba. Maliit. Hindi po. Maliit. Asan iba? Asan iba sapatos? Ha? Dito! Dito! Baka nagpalit ang kulay lang yun eh. Hanapin natin! Ako! Gagalit si Mas pagkita tayo nakita yan! Baka bubuk! Kakabakan ako ngayon! Baka din natin lahat dito sa sapatos ko lang nandito. Ano yan? Sa ilalim ng mga... Dito ko! Dito ko! Wala naman dito! Balbino! Natakasan tayo! Sundan nyo! Hindi ako sanay sa super hero na ito eh! Ana! Andiyan na sila! Halika na! Takbo! Saan pumunta? Ha? Nakita ko! Lumipad! Anong lumipad? Eh, bababa yun eh! Anlipad pataas! Ikaw talaga bubo ka! Speedy! Ay, sir. Oo nga pala. Takasalami ka. Aray ko! Gumula salami naman. Ano pa? Dito? Ano kinukula mo niya dito? Uy! Ay! Ayan, tayo. Buti nag-asya sa inyong sapatos, no? Tabong na bataka. Sumakit lahat ang rayuma ko. Mabuti na lang ikamot nagpasabi itong si Yoyoy na nasa panganib ang buhay mo. Talagang hindi titigil ang mga yan hanggat hindi nakukuha itong sapatos. Ako, baka masundan ba tayo? Buti ba, dun tayo? Susundo ka ni Boss Balvin. Gabi na! Oo, gabi na. Mag-o-overtime daw ho kayo.
Makakatangi ka ba? Pitoy, ba't nandito ka pa? Maraming tao ang nangangailangan ng iyong tulong. Ba't hindi ka pa lumakad? Ayoko na yata, tita. Nahihirapan ako dyan sa sapatos na yan eh. Palagi na lang ako si Rubberman. Ano ba napapala ako? Wala! Yung negosyo ko, napapabayaan ko na. Si Jessica, hindi ko naasikaso. Alam nyo, tingin ko mabuti pa, mawala na sa buhay ko itong sapatos na to eh. Kahit mabalik pa yan kay Mandreco, wala na akong pakialam dyan sa sapatos na yan. Alam mo kung bakit napunta sa yung sapatos? Dahil may cake ka. Baka nabibigla ka lang. Nabibigla? Paanong nabibigla? Eh, kayo nga, di ba? Kanina, muntik na kayo madamay kanina. Mula nung dumating sa buhay natin yung sapatos na yan, hindi na tayo nalayo sa panganib. Hanggat hindi nawawala yan sa buhay natin, hindi mawawala ang problema natin. Ikaw na nga bahala kung yan ang desisyon mo. Bukas yan. Kibitoy! Kibitoy, kailangan ko tulong mo. Si Ate Jessica, kinidnap. Tita Rita, pakitanong mo naman kay Yoyoy kung nasan si na Jessica o. Naku, Bitoy, hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Ang maasahan mo lang yung sapatos. Bakit? Asan ba si Yoyoy? Isa pa nga yan eh. Kung kailan na, kailangan na kailangan ko ang kanyang tulong at saka siya wala. Sandali, hintayin mo ako. Hoy! Damn! Pakita ka naman oh. Alam ko nagtatampo ka eh. Pero mga sinabi ko kanina, huwag maintindihin yun. Di totoo yun. Bibiro lang ako. Kailangan kita eh. Please naman oh. Tay.
Pinatay mo sila! Pinatay mo sila! Oh well. Si Rubberman! Naging tondo mo na! Ah!
Jessica? Hoy, hindi pa tayo tapos. At tapang at tao ang puto na ulo, hindi atakbo. At puto na ulo. Tumigat ka sa mundo! Durug-durug ng katawan mo, bastos ka pa rin. Babalik ka rin sa pinanggalingan mo. Sige na! Tayo na! Tita! Baldo! Ano ba ito na pasukan natin? Tita! Sigurado ka bang dito talaga? Abay mo kang kuweba ni Batman yan ah! Sinabi sa akin ni Yoyoy. Dito, hindi ba Yoyoy? Yep! Sinong Yoyoy, Tita? Ay naku, tayo na! Eh, drum ho yan eh! Bilisan mo, Baldo! Aray! Henry! Pitoy! Ate! Tita, Rita! Pitoy! Pitoy, okay ka ba? Okay lang mo, Tita. Ano mang nangyari? Pitoy! Nasaktan ka ba? Nasaktan ako dyan sa ginagawa mo eh. Toy, wala namang problema sa akin Jessica. Eh. Jessica! Worried lang ako. Tita! Naku, salamat at nakaligtas ka. Aray, ano ba yung nasa dibdib mo? Ay, hindi, Tita. Lakit ko ito eh. Ito po ang mami daddy ko. Si Henry tsaka ako. Rita, Rita, sila ang sinasabi kong mga anak ko. Sila pa lang mga anak mo. Hoy, Tita! Niminsan hindi ako nabubuntis. Paano ako magkakaanak? Gusto ko lang sana silang mayakap, Rita. Gusto mong mayakap? Tita naman, Diyos ko, ano ka ba naman? Alam ko maganda ako, pero alam ko hindi ako gano'n kaganda para pag nasahan mong yakapin. Hindi ikaw. Si Yoyoy, yung kaluluwa. Siya ang kausap ko. Ah? Baka pwede mong pakiusapan si Yoyoy na magamit kong katawan niya. Gusto ko lang mayakap ang mga anak ko. Este Bitoy, nakikiusap si Yoyoy kung pwede daw na pumasok sa katawan mo. Ah, ano kanyo? Katawan ka? Eh, wag naman ba? Paano naman? Eh, sige na nga, sige na nga, sige. Sige, sige. Oh, pwede daw. Patawarin niyo ako sa malaki kong pagkukulang sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, Jessica. Dahil hindi ako nakasipot sa karawan mo. Itong tandaan niyo. Kahit nasa malayong-malayong lugar na, patuloy ko kayong mamahalin at gagabayan. Maraming salamat, mga anak. Ah!
paano? De, pwede na siguro tayong umuwi para naman makapagpahinga naman ako ng konti. Tagal lang kayo, Bitoy. Hindi pa ako nagpapasalamat sa'yo. Ba? Thank you. Wala yun. Ikaw pa. Ano? Tara na. Sandali, sandali. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo eh. Wala yun. Basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Huh?